Hello everyone! Welcome back to my channel. This is your friend, Yolanda Kitchenomics. Yes, so nakikita nyo po ang napakasarap na maha kalabasa squash pudding. So creamy, so yummy, in the right sweetness, kahit wala pong asukal, no added sugar, pero napakasarap. Healthy snack, yan. At easy to make. Madali lang pong gawin at affordable. Yan. Gawa po yan ng squash kalabasa. Yes, squash or kalabasa sa Tagalog. Gagawin po nating napakasarap na dessert or snack. Magbalat tayo ng 700 grams na kalabasa. Then put water and 1 teaspoon of salt. At yan, cook until tender. Yan, pakuluan natin at after a few minutes of cooking, malambot na, i-drain natin yung tubig. Then, while still hot, yan, mainit pa, imamash natin yan gamit ang pastry cutter or tinidor. Yan, mash natin. Then, yan ang gagawin natin para mayroon tayong magawang pudding or maha. Yan, mash natin gamit ang ating pastry cutter or tinidor. Yan, after nating mamasa, yan, sukatin natin yan. Nasukat ko ng 2.5 cup of mashed kalabasa or squash. Then set aside. Then mag-prepare tayo ng 1 cup evaporated milk, any brand. Then add 1.5 cup of cornstarch. Siyempre, haluin nating mabuti para walang lumps, yung mga buo-buo. Yan, then set aside natin after nating mahalo. Sa reseping ito, gumamit pa ako ng Coco Mama Fresh Gata. One pack nito ng Coco Mama ay nabili ko sa supermarket equals to 1 coconut. Yan. At equals po yan ng 1 cup bawat isang pakete o isang pack nito. Pwede rin po kayong gumamit ng nyog na nabibili sa palengke. Yan. At kunin yung gata. At pwede rin po ang nakalagay sa pakete na kagaya ng ginamit ko. Ang kagandahan lang po nito ay mas hindi siya gaanong mabilis na mapanis. Yan. Then umpisan po natin sa paglagay ng melted butter at least 50 grams. Yan. Tunawin yan muna. Then ilagay yung 1.5 cup of condensed milk. No need to add sugar. Kaya po mayroon tayong condensed milk. Yan na po yung nagpapatamis doon sa ating maha pudding. Yan. Add mash kalabasa. Yan. Kailangan nating stirring constantly para po hindi masunog yung ilalim. Yan. Sa mahinang apoy lamang. Low to medium flame. Yan. Haluin lang ng mabuti hanggang ma-well blended. Then, avoid to get burned. Yan po ang aking ginamit. Yan. Ang aking one of my favorite maha pudding. Mas healthier na squash kalabasa. Yan. Then, lagay na natin yung ating 1 cup of coconut milk or yung gata. Yan. Diba? At haluin lang hanggang ilagay rin natin yung 1 cup of evaporated milk na may nahalo dyan na 1.5 cup of cornstarch. Yan. Madali lang, diba? Stirring constantly hanggang sa lumapot or mag-thickened. Then, after few minutes, ganyan ang mangyayari. So, itong recipe na to, na version ng maha pudding ay napakasimple lang ang ingredients. At napakadali ang mga steps na gagawin. At affordable, diba? Madali lang, healthy. Dahil sa ating squash, gulay, diba? So, now we reach the right consistency. Yan, thickened na, creamy and so yummy. Bigay naman kung gaano kasarap, diba? Then, while still hot, ilagay natin sa molder natin. Pwede yan sa round pan or yung container natin kung anong available sa atin sa bahay. Yan. Then, i-flatten natin ng ganyan. Then, let it cool. Ilagay nyo sa refrigerator. Yan. After nating top with cheese. Yan. Grated cheese o kaya maglagay kayong favorite nyo na nuts. Pwede yung peanut or anytime, anything na pwede nyo ilagay dyan na toppings. Yan. Yung favorite yung ilagay dyan. So, ang nilagay ko po dito ay cheese. Grated cheese. Yan. Meron na tayong napakasarap na kalabasa maha. Maha kalabasa or nasabing squash pudding. Yan. Napakasarap at napaka-healthy na snack. Hindi siya gaanong matamis dahil hindi mo tayo nag-add ng sugar. Wow. Yung condensed milk na lang po yung nagpatamis dito at ang nagpasarap yung cheese.
At syempre ang ating kalabasa, nagpasarap sa ating recipe sa araw na ito at sana po nagustuhan ninyo. Yan, tikman natin ang ating ginawa. Wow, ang sarap nito. So creamy, so yummy. Napaka-healthy na snack, yan. Diba? So try nyo po, sana nagustuhan nyo po ang ating recipe sa araw na ito at thank you so much. Until next time, see you again.